Right, mga kabutingting. So ito naman ako ngayon, share ko lang sa inyo yung mga ginagawa namin. Ayan, ginagawa namin dyan, nagre-rewind kami ng armature. Ayan, so pakita ko lang, kanya-kanya kami ng mga naka-assign na gagawin. Ayan, si GR gumagawa sa ng Robin engine vibrator. Jonas naman, nagre-rewind siya ng field coil. So, yun yung teamwork namin para hindi lang isang customer yung masiserve namin sa isang araw. So, isa naman, ito naman ginagawa niya, jackhammer naman, si Rini Boy. Eh, masisipag, nandyan ako eh. Ayan. So, yan mga kabutingting. Share ko lang yung mga araw-araw namin na mga ginagawa. Ayan, so si GR, medyo maluwag pa ngayon kasi wala masyado customer dahil lockdown. So yan, mga ginagawa namin, mga pending pa namin yan. So naubos na, ang iba dyan sa amin nangangalakal na lang para may pangsahod naman sa pagdating ng Sabado. Yan, so tinitesting namin yung jackhammer. Malakas naman pero sparking yan. Ibig sabihin may tama yung armature niya. Kasi pag nakikita yung jackhammer na malakas yung spark, so i-double check nyo kasi delikado din yan eh. Baka dinala nyo yan sa site, nagmamadali kayo, hindi siya makapunction ng 100%, saka masisira siya na hindi pa matapos yung project nyo, ay sayang, mabibitin lang kayo. Kaya bago nyo dalhin, i-double check nyo. Pag ganun kasing spark na yun na sobrang lakas na, hindi na normal yun sa mga may mga carbon na mga unit. So, yan guys. Yan, naglalagay siya ng langis para dun sa mga engine. Yan, mga ano niya, bearing. Yan mga kabutingting, pinapakita ko naman sa inyo yung mga ginagawa namin. Yung mahirap mag-vlog eh. Kaya ito na lang, ano na, diretso na. Mahirap mag-edit. Ayan. Wala nang edit-edit, diretso na. Diretso na salang. Yan, kailangan namin humataw. Dahil magla-lockdown na ulit, kailangan namin makapundo. Dito naman sa area, dito kami nag-rewind ng mga induction motor. Ayan, si James Roa Hataw. Ito po mga kabutingting, i-share ko lang sa inyo yung mga ginagawa pa namin. Yan, gamit namin yan sa pagre-rewind, copper wire. Ayan, mga ginagawa namin, yung mga engine, gasoline engine, air compressor. Para kung may mga sira kayong gamit, dali nyo sa shop, free naman yung estimate namin. Check up sa mga tools para kung maliit lang naman o kaya pa ipapagawa, gawin natin. Sayang kasi yung mga yung ginagawa namin yan, pati mga ano, generator, yan, katupso, kahit anong brand po ginagawa namin. Basta mayroon lang parts sa market, kaya namin gawin yun. Yung mga brand na mga tools, ayan, pressure washer, ayan, kadalasan ang sira niyan, mga o-ring lang naman, ayan, air compressor din, power crop, kanina yung isa base pa yan. Ayan, so madami kaming tanggap kasi, kaya lang ang iba napinding dahil na nabutan ng lockdown, nandiyan lang nakastock sa shop.
Yan, blower, vacuum, floodlight, lahat yung ginagawa namin. Miter saw, welding machine, jackhammer, yan mga lid na ano yan, floodlight, yan tamping rammer, yan mga kabuting-ting, para kung may gamit kayo, dali nyo na lahat. Kami naman, karamihan nagagawa naman namin yan para hindi na yung pack, iba-iba pa yung pinupunta nyo na huwag din na sa kabilang shop, hindi sila gumagawa, dali nyo naman sa kabilang shop. Sa amin lahat na ginagawa namin, may mga kanya-kanya kaming tao na gumagawa. Yan naman siya, miter saw, cut-up saw, chipping. Ito naman yung isa, circular, yung sa mga kahoy na ginagamit. Yung cut-up naman yun, naman yung sa mga bakal. Tapos sa miter saw, para naman sa mga tubular, yun yung ginagamit niya na mas maganda siyang gamitin doon. Parang kamukha lang sila, pero magkakaiba sila ng gamit. Yan, mga gamit pa namin yan na para for rent. Yan, nakatambak yan, mga vacuum, cordless drill, chainsaw, ayan mga kabuting-ting, ayan, submersible dyan sa ilalim, meron din yung mga circular, so yan makita karamihan yung mga ginagawa namin. Hindi naman sa madalas masira, pero mabilis kasi yung makita sa mga parts. Kaya pag may mga nagpapagawa sa amin o nagtatanong ano magandang brand, minsan sinasama na namin sa suggest yung makita, kasi pag kumuha ka ng part sa kanila, mabilis lang, laging may stock. Yan, chipping gun din yan. So nagre-restore kami sa mga ganong unit, kasi yung iba matagal na dyan na nakastock lang, binibinta na lang din sa amin, so binubuhay namin o ginagawa namin para ibinta din namin ng sikanan. Yan naman, submersible yan. Estimate pa namin. So, ayan, mga kabuting-ting. Sana, yan, puro submersible. Naghahanda na kasi pag tag-ulan niya naman yung gamit. Yan yung pampahigop ng tubig. Ayan, so yan ang pwesto namin. Marcos Highway yan, going to Cubao from Antipolo. Along Marcos Highway lang, kaya madali nyo lang mahanap. Yung Tawira na yan, Ligaya. Tapos yung sa kabila niyan, ng Tawira na yan, andyan yung Ayala Mall, Feliz. Pagitan lang namin, Chowking. So, pagaling kayo ng Cubao, papuntang Antipolo, nasa left side kami. Pagaling naman kayo Antipolo, papuntang Cubao, madadaanan nyo na kami. Para napagitnaan kami ng ano, Santa Lucia Mall, tsaka SM Marikina. Pero ang katabi namin na mall, Ayala Mall, Feliz. Ayan. So, madali lang makita. Diyan lang kami sa tinatawag nilang lugar na Ligaya. Ayan, mga kabuting-ting. So, medyo timing yung kalsada dyan. Walang traffic pag ganong oras, tanghali. Ayan. So, ang katabi namin, yan, gusto nyo magpapagawa kayo sa amin, katabi namin yung spa habang nag-aantay kayo. Pamassage muna kayo. Ayan, hingian lang kayo namin ng discount. Ayan, yung pwesto namin, dyan lang ako nakaparking sa gilid lang. Ayan, so nakikita nyo naman yung signage namin. Ayan, hindi kayo maliligaw. Mandali lang hanapin. Ayan, mga kabuting-ting. Ah, ito yung pwesto ko na isa. Ayan, punta namin, dami rin namin gamit dyan. Yung may tao din ako dyan na inassign ko ng mga kalakal. Habang wala siyang gawa, nag-ano kami ng mga kalakal na scrap na. Para pagdating ng Sabado, sahod, ipapakilo na namin. So, blower. Blower. Lid compactor. Ano pala yung mga ginagawa natin? Submersible pump.
At yan, nagawa namin. Ayan. So, talagang magulo kami. Dami. Ayan. Mga chipping ganyan, mga parinta namin. Ayan, generator. Ay, nakatiyaya. Ayan, air compressor. Ayan. Tamping. Ayan, naka-confine pa yan. Wala pang parts. So, marami kami ngayon tanggap ng mga blower, ganito. Pag machine, yung mga naliligaw, yan, kaya pa rin namin gawin yan. Yan, mga ito, vibrator. Yan, blower ulit. Yan, tapos ito, pressure washer. So, welding machine. Ayan. Ngayon, medyo maluwag kami ngayon. Wala masyado customer kasi lockdown. Nagawa naman ay nangangalakal kami. Ito yung mga sira na talaga. Natanggal na namin to. Ito yung mga armature nila. Ayan. Minsan kasi magagamit pa to. Ayan. So, kailangan lang dumiskarte para makaipon ng pangsakit. Yan to. Yan. Mga floodlight yan. Mga induction motor. Yan. Industrial motor. Yan dami meron pa. Oh. Mga ano yan, pressure washer din. Yan. So, yan, ginagawa lahat ng LRB yan. Ikot ko lang kayo sa ano. So ito, naka ano na to, iba kasi tapos na kaya lang hindi pa makuha agad, kastak lang yan naman. Yung sa baba na yan, table, so yan nagawa din namin. Halos lahat naman na nagamit sa construction. So yan guys, ayan, dito lang kami sa ano, Marcos Highway lang, madali lang hanapin, pwede nyo i-waste yung pangalan ng shop kung naghahanap kayo ng mga repair shop. Mura lang naman yung labor namin, labor namin sa maliliit na sa ano lang, 150-200 kung wala tayong kailangan pagtang patch. Mainit lang. So talagang ang mabilis sa amin ngayon na rentals, talaga saka chipping gun, jackhammer. Yan pa pala sa taas yan, grass cutter. Gumagawa din kami yan, grass cutter. Thank you.
Kaway ka muna, huli ka. Walang gawa. Ito mga napipinding na kasi ito eh. Dahil walang mga parts na available. So ready na lang yan. Mayroon. Salpak na lang. Generator to. Yan. Ito naman. Water pump. Ito naman isa. Concrete vibrator. So, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ng mga tao namin sa ngayon. Sira, may. Palit ka ng carbon. I-video natin. Spring, no? Tagbos. Yan, Dogfish. Naka-video pa yung ano mo. Grinder mo habang pinapalitan namin ng carbon. Yan daw gamit siya pang opera eh. Tester muna natin para malaman natin kung bago natin isaksak kung okay yung connection niya. Pero pwede pa. So sira dyan, carbon lang. Yan, okay. So okay na yung grinder mo. Palitan tayo ng carbon. Anong isa? Nasira ng drill niya. Yung chuck lang. Ano daw? Ano nga yung sabi niya kanina? Matigas? Matigas yung pag... Paglock? O? Paglock? Nagyan ko naman ganis. Sige.
Oh, ang ganda ng tunog eh. Ang ganda pa, no? Ayan. Ito naman na. Inunahan ka na niya eh. Kaya nang sayo eh. Ayan. Paano malalaman na ano, wala, parang malambot na? Hindi na? Nanapin yung common sa ganyan ano yan ano yung nagpay ano back up hindi naka ano mo puti na anong ginagalaw doon para spring yung ano yung carbon holder pero kanina ano sabra holder na. Ano yung dinikit mo lang o in-adjust mo o? Dinikit mo lang kasi marami alit ako. Ah, kaya ano. Ano bang trabaho niya? Deliver. Pag i-push mo, pag hindi tumatama, wala siyang contact. Dapat pala pag ano yung linisan din ano, para hindi tumigas. Mga alikabok. Ayan, so okay na tayo. Madumi lang sa loob. Ayan, Dokis, tatlo na. May hammer din yan. May lit lang, ano? Saan dyan yung ginagalaw? Yan. Yung tigas ko eh. Ito mismo? Oo, yan. At sa pag-post mo yan, pag madumi, hindi na naglalaro. Hindi, matigas. Matigas yan. Tapos yung dito niya, maano na yan, mapara. Pabara yan dito, kaganoon. Ah. Kasi hindi sa umuwitan. Kaya ganito. Yun lang yung ginagalaw. Yan. Tuck up siya. Maraming pag ganun yung na-encounter, dito ka muna titingin, no? Nalikabok lang. Buhangin siguro, no? So nakaano tayo, puro service na yung tatlo? Carbon? Carbon service.
ready na siya operahan. Mga kabutinting, so medyo maluwag ako ngayon kaya nakakapag-vlog ulit ako. Lockdown kasi ngayon, medyo wala masyado customer. So ayan yung mga ginagawa namin. Ayan, so ito ako sa loob. Nakaluwag kaya nakapag-vlog. Ito yung mga ginagawa namin. Ayan. So mga pressure washer, concrete cutter, pumping, blower, halos lahat ng mga tools na ginagamit ng mga construction, hindi na kayo mahirapan magdala sa iba-ibang mga repair shop kasi kami ginagawa na namin lahat. Kami na bahala maghanap ng parts, hindi naman ganun kamahalan kasi marami naman tayong makukuha na ng mga supplier na iba-iba. Nagre-rewind din kami ng mga ano, mga induction motor, mga industrial motor, fan motor, 3-phase, single phase, kahit anong laki ng ano, motor. Kaya din namin i-rewind. Nag-convert din kami ng mga ano, 110, 220 ng mga armature. Po yung mga ayan, mga drill. Ayan. So, yung mga ayan. Naman miter suit. Ito po, miter suit. Yan. Yan. Ito naman, chipinggan. Ito yung chipinggan naman, ginagamit ito sa mga wall. Yan. Kasi minsan, iba nagtatanong, saan ba ginagamitin pag sa wall nila gagamitin. So, ito ang kailangan ng chipping gun. Kasi ito magaan lang, 7.5 kilos lang. Iba kasi jackhammer. So, jackhammer medyo makikat eh. Kaya, flooring naman na medyo makapal, pwede gamitin yung jackhammer. Pwede rin siya kung manipis lang, pwede gamitin yung chipping gun. So, yung pagkakaiba nila ng jackhammer. Pwede naman siya gamitin, kailang mabigat. So, operator nyo, kung ganun niya, yung jackhammer, dali lang siya, mabilis lang siya mapapagod. Sa kayo ganyan, sirahin mo, kailangan nyo itong chipinggan. Pag ipababa para gusto nyo mabilis, kailangan nyo jackhammer. Jackhammer kasi nasa 15 kilos eh. Kaya pakita. Ganito kalaki. Yung maliit na jackhammer. So, ang bigat dito nasa 15 kilos. So, ngayon, kung ganito gagamitin mo, 15 kilos, ganito. So, sakit ka lang mapapagod. So, yun ang kailangan natin malaman kung ano bang gagamitin natin kapag nagtitibag tayo ng wall. So, kailangan dito, pag ganito yung kailangan, chipping yan. Pag dito naman sa flooring, yan. Dito ka sa baba, na ganun yung jackhammer, na hindi ka pipirsan ng ganun, mas okay to kasi mabilis yung trabaho kumpara mo sa chipping. Kasi ganun siya eh. Yan. So, malakas yung palo nito pag nakaganyan. Tsaka hindi kailangan alalayan. Kasi, nakaganon na lang. So, ang bigat niya nasa baba. So, yan. Pag sa flooring, na makapal, hindi na yung jackhammer. Yung jackhammer, demolition. Parehas lang din sa chipping, demolition din. So, may dalawa tayong klase. Chipping yan, tsaka jackhammer. So, alamin nyo lang kung saan nyo gagamitin. Tsaka, sabihin nyo sa amin mag-rent kayo para kami na mag-advise kung anong kailangan yung gawin. Ayan. Diba?
Kaya sa vending machine naman, karamihan pag inverter, hindi na talaga namin nagagawa kasi may kailangan dito palitan mga electronics na kasi gagaya ng dati. Magaan siya, kaya lang pag nasira, lahat kami karamihan ng mga repair shop, hindi rin namin nagagawa kasi wala kaming parts na makukuha. Kaya ang nangyayari, naging disposable na lang. Kaya lang yung magaan siya. Kahit sa bubong kayo, nidalhin. Okay naman yan, pag kumita kayo. Pag nasira, binibili kayo ulit. Yun na lang yung labanan ngayon. Ayan lang guys. Ayan. Wala ko sa loob. Ayan. So, sana mayroon naman tayong matutunan sa mga puting pag video ko sa mga tools na ginagawa namin. So okay guys, maraming salamat sa hindi pa nag-support sa aking channel. Please subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga video na i-download ko. I-post na lang yung notification bell para lagi kayong updated. So salamat mga kabaw-puting video.